Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Sa loob ng silid ni Boy, may kita ang isang tokador na kinapapatungan ng mga langis at pomada sa buhok, toniko, suklay at iba pang gamit sa pag-aayos. Sa itaas ng tokador, nakadikit sa dingding ang isang malaking larawan ng biriheng nakalabas ang puso at may tarak itong punyal. Sa tabi ng nakabukas na bintana sa gawing kanan ay ang katring higaan ng bata sa kabuuan, ang silid ay larawan ng karimasaan. Sa pagtaas ng tabing, may kita si Boy na binibihisan ng kanyang ina. Nakabaka sa mukha ng bata ang pagkainip samantalang sinusuklayan ang kanyang buhok. O ayan, dinig mukha kang tao. O siya, diyan ka muna at ako naman ang bibihis. Tapos na ayaw mo magsimba eh. Ayaw mo magsimba? Anong gagawin mo dito sa bahay? Maiwan ako dito, kasama ko si Tio Simon. Ang istang ngayon, ang patawarin ako ng Panginoon. Abasa, maiwan ako dito. Makipagkwentuhan na naman ako kay Tio Simon. Makikipagkwentuhan ka? At anong kwento? Tungkol sa kalapastanganan sa Panginoon? Hindi. Maganda ang kinakwento. Tama nga magpapaliwanag. Bago ako magalit ng totohanan at humarap sa Panginoon ngayong araw na ito na may dumi sa kalooban. Pero tama na sa amin! May tigil sa pagsagot si Boy. Makaririnig sila ng mga yabag na hindi pantay, palapit sa nakapinig na pinto ng silid. Saglit na titigil ang yabag, bagkuway makaririnig sila ng mahinang pagkatok sa pinto. Oh, sino yan? Ako ay pag. Narinig ko. May narinig ako may tinututol si Boy. Ayokong magsimba, Tio Simon. May iwan na lamang ako rito kasama mo. Hindi ako sasama kay tatay. Yan ang itinututol na pamangkin mo, kuya. Hindi nga raw siya nasa ako. Nailing si Tio Simon, ngingiti at paika-ikang papalot sa loob. Hawakan si balik at si Boy. Kung gusto mo, kasama ako. Maghintay lamang yung saglit. Mapatingin ng malawat si Boy sa kanyang Tio Simon. Ngunit hindi makakalbo. Ang ina ay napamangharin. Katalikod na si Tio Simon at lalabas. May iwang natitigilan ang dalawa. Pagkuway babaling ang ina kay Boy. Nakakapagtaka. Ano kayang nakain ng iyong amain? At naisipan niya sumama sa atin ngayon. Ngayon ko lang siya nakitang lumapit sa Diyos. Kung sasama si Tio, sasama rin ako. Yun! Kaya ka lang naman pala sasama dahil nasama ang iyong amain. Pero mas okay na din yun. Para dalawa kayong maakay ko sa tuwid na landas. Papayo ko ang lalaki. Papahirin ang luwang sumungaw sa mga mata. Magmamalas lamang si Boy. Namatay siya na hindi lamang nagpagsimba. Kasi matigas ang kalooban niya sa pagtalikod sa simbahan. Pareho silang magkapatid. Sila ng iyong amain. Sana'y magbalik loob siya sa Diyos. Upang makatulong siya sa pagligtas sa kaluluwa na kanya. Kung tayo, Tio Simon. Iba na talagang tumatanda. Madaling mangawit, may na ang katawan, at bakit po kayo napilay, Tio Simon? Totoo po bang yun ay paruso ng Diyos? Sinabi ba ng tatay mo yun? Oo eh. Hindi raw kayo nagsisimba. Hindi daw kayo naniniwala sa Diyos. Hindi raw kasi... Hindi totoo, Boy. Hindi ako naniniwala sa Diyos. Pero yung sabi ni Itay eh. May mga bagay, Boy, na hindi maipaliwanag. May mga bagay na hindi pwede maipaalam sa iba sa pamamagitan ng salita. Ang mga bagay na ito ay malalaman lamang sa sariling karanasan, sariling pagkamulat. Ngunit, kung ano mga bagay na ito, ay isa lang ang tiyak. Na malaki ang pananalig ko sa Diyos. Iyak ka pala sasama ka sa akin. Oh Boy, sa akin, ang simbahan ay hindi isa mong masamang bagay. Kaya huwag kang tatanggi sa pagsama sa iyo ng iyong magulang. Ang pagtatanggi ay hindi makakabuti sa iyo. Ang kawalan ng pananalig ay nangyari na rin sa akin. Ano ang nangyari, Tio Simon? Lalo ako naging bugnutin, magagalitin, dahil doon, walang taong natuwa sa akin, nawalan ako ng kaibigan, hanggang naging mapag-isa na lang ako. Hanggang isang araw, may nangyaring isang sauna sa akin na nagpamula sa akin paningin. Siya noon, at sa kanyang pagtakbo ay nailaglag niya ito. Binalik niya, ngunit siyang pagdaan ng isang truck at siyang nasagasaan, nasagasaan siya, nadurog ang kanyang isang binti, namatay ang bata. Namatay, nakita ko ng dalawang mata, ako nooy naglalakad sa malapit.
at aking nilapitan. Ako ang unang lumapit kaya nakuha ko ang manikang ito at naitangang mahigpit na namatay na bata na waring ayaw bitiwan kahit sa kamatayan. Nag-isip na boy. Hindi ko na makalimutan ang pangyayaring iyon. Inuwi ko na ang manikang at iningatan. Hindi na inihiwalay sa aking katawan. Bilang tagapagpaalala na lagi na sa akin ang matibay at mataos na pananalig ng isang batang hanggang sa oras ng kamatayan ay nakangiti pa. At aking tinanda sa isip, kailangan ng isang tao ang pananalig kahit anong pananalig. Nang sa anong bagay, lalong mabuti kung pananalig kay Bathala kung may kinabulanan. Siya sa mga sandali ng kalungkutan, ng sakuna, ng mga kasawian upang may makapitan siya kung siya'y ginugupo na ng mga hinungakit sa buhay.